Masdan ninyo ang mga ibon sa langit. Tapos sinabi pa sa kabila, wariin ninyo ang mga liryo sa libis. Sa parang, winawari ba natin mga liryo? Winawari. Kaya napaka, ang mga ibon ay hindi pinapabayaan ng Panginoon. Ang mga water lily na mga bulaklak, ay palagi natin silang tignan. Pagmasdan natin sila dahil sila ay mahalaga sa Panginoon. Kaya sabi niya, how much more yung kanyang obra maestra? Sino yung kanyang obra maestra? Kita na nilikha ng Panginoon. Meron pong kasabihan na early birds catches more worms. Alam niyo yun? Yung maagang gumising na mga ibon, mas marami silang nahuhuli na mga uod. Kaya sa spirit, gawin din natin sa spiritual yon na yung mga matatapat. Kanina ko konti kami ng umpisa. Oh. Kaya yung mga bulatin nyo ng mga na-late, yung mga bulatin na nakatoka sa inyo, kinain namin. Napunta sa amin kasi kami yung maaga. Kaya papayag ba kayo noon na yung mga nakalaan na mga bulate para sa inyo ay hindi nyo tuloy nahuli at nahuli nung mga mas maaga. Kaya may katotohanan din sa spiritual yung kataga na yon. Isang kabutihan na muli tayo ay mapagsasabihan ng banal na kasulatan na alam natin na ang banal na kasulatan, ito ay pinakasentro ng Salvation Army. Ba't kaya pinakaunang number sa doctrine ang banal na kasulatan? Meron pong ibig sabihin ng ginawa ni Catherine Booth ang pagkakahile-hilera o ni William Booth. Ang alam ko si Catherine Booth ang nag-isip ng ano. Pero baka magkamali ako. At merong dahilan yung pagkakahilera ng ating doktrina na ito rin yung tamang hilera sa buhay natin. Ama, salamat po sa muli sa aming diet ng pagkaing espiritual ay makakatanggap kami. Bigyan mo po kami ng iba yung pang craving na mag-absorb pa kami na ang aming puso at isipan ay talagang merong atensyon, nagpe-pay ng atensyon sa iyong mga salita. Kaya, Ama, wala po kaming iba na tinitingnan. Wala po kaming iba na gustong matanggap sa umagang ito, kundi ang mapakinggan ang iyong sasabihin sa amin. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong mga talata sa Bible na ito po ang pagkukunan natin ng ng ating pamagat. Ang sabi sa Mateo 7:5, yung kausap po ng ating Panginoong Jesus, yung mga nagpapako sa Kanya, yung mga number one enemy ng ating Panginoong Jesus. At ito ang sinabi niya doon sa mga
kumokontra sa ating Panginoon. Ikaw, sabi niya, ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. Kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Kung aanuin pa natin yung translation dyan, meron daw troso sa mata natin na nakaharang. Sing laki ng troso. Pero yung maliit na puwing ng kapwa, nakikita natin. Pero yung malaking troso na nakalagay sa mata natin, hindi natin nakikita. Kaya sinabi niya, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. Yung pangalawa, sa Matthew 6:33, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Number 3, sabi sa Matthew 5:24, anong sabi sa Matthew 5:24? Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung magkagayon ay magbalik ka at hihandog mo ang iyong hain. Ang sabi sa Matthew 5:23, yung early verse, ano yung sinabi sa early verse? Matthew 5:23. Kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, ano daw muna? Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Minsan, pumupunta tayo sa simbahan, parang ito yung ating altar. Kung meron daw tayong naalala, sabi sa verse 23, kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyong kapatid, hindi pinag-uusapan dito kung sino yung offender. Sino yung naka-offend. Malinaw pa na sinasabi na yung hindi na-offend ang pupunta dun sa offender. Nakita nyo? Minsan sabi niya, hindi ko siya patatawarin kasi hindi naman siya lumalapit sa akin. Pero hindi po yun ang sabi dito. Kung sino daw yung nakagawa ng kasalanan sa iyo, hindi siya ang lalapit, kundi ikaw na ginawan ng kasalanan ang lalapit. Ang sabi dito, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, kaya kahit anong bigay natin ng handog, kahit anong expression ng pagsamba o serbisyo ang ibigay natin, parang hindi ito makakarating kapag meron tayong naalala na merong gumawa ng masama sa atin. Ang sabi dito, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Dito naman sa 1 Thessalonians 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. Darating po ang Panginoon. Hindi natin alam kung anong oras ang kanyang pagdating.
Inihalin tulad ang pagdating ng Panginoon ng tulad ng magnanakaw. Hindi natin inaakala kahit gaano pa tayo kahanda, yung ating bahay ay sinecure natin. Pero ang pagdating ng magnanakaw, hindi natin inaakala. At ang sabi ng Biblia ay darating ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Si Reggie, handa ka na ba? Hindi mababali itong katotohanan na ito. Huwag tayong mag-isip ng baka hindi naman darating. O huwag din tayong mag-isip na baka darating. Baka mamaya darating. O baka 10,000 years pa bago dumating ang Panginoon. O 1,000,000 pang taon. Wala talaga kasing nakakaalam ng kanyang pagdating, basta bigla ang pagdating. Pero nakapalaman po dito sa bersikulo na ito, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kaya, ano daw yung unang mabubuhay? Yung mga nakay Kristo. Yung mga taong en Kristos. Yan po yung password ng wifi natin. Yung mga nasasakupan ng kay Kristo. At kapag namatay sila, sila muna ang unang bubuhayin. Nakita niyo po, natutuwa ako kasi randa na daw yung Mary Hills. Alam niyo ba, bumili kami dyan ng lupa na rin kay Mary Hills. Tapos, bantayan niyo po yan kasi pag oras ng pagdating ng Panginoon, uunahin ang mga nakay Kristo na babangon sa libingan, at yan ay gagawin ng Panginoon. Sila ang unang ibabangon, at pagkatapos, yung mga nakay Kristo na buhay, yun ang next na kukunin. Sa isang iglap mata ay kukunin tayo. Pero uunahin muna ang mga namatay kay Kristo. At sabi naman sa 1 John 4:19, nagtataka ba kayo yung ating PowerPoint? 1 John 4:19, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung intensity ng pagmamahal natin sa Diyos. Yung abilidad natin na, hoy, ang galing kong magmahal sa Diyos. Yung init ng pagmamahal natin sa Diyos. Dahil hindi nyo magagawa yung magmahal sa Diyos, o yung surplus ng pagmamahal nyo sa Diyos ay itrato nyo sa inyong asawa o sa mga ibang tao, hindi ito galing sa sarili natin. Ininstall ng Panginoon Diyos ang pag-ibig sa atin, kaya marunong na tayong magmahal sa iba. Siya muna
ang unang umibig sa atin. Siya ang nauna na umibig sa atin. Kumilos muna siya. Gumawa muna siya ng milagro sa ating mga buhay. At doon, dahil doon sa milagro na yon, na-reformat ang ating mga buhay at yung dati na buhay natin na nahatak tayo ng mga makamundong mga pagnanasa, bumaligtad na yung pagnanasa natin dahil merong conversion, merong regeneration, merong totoong pagsisisi na nangyari sa ating mga buhay. Alam niyo ba yung pagsisisi? Change. Change of mind. Hindi na kailangang umiyak. O yung iba umiiyak, pero ang totoong pagsisisi, change. Change ng mental setup ng ating mga isip. At kaya marunong na tayong magmahal, pero ang Diyos muna ang nauna na nagmahal sa atin. Doon sa salitang muna, makikita niyo po dyan yung salitang una. Diba? Kapag merong kayo nakikita na salita na muna, ay tinuturuan tayo. Ano ba yung unang hakbang? Tinuturuan tayo ng Diyos na meron siyang inordina na tamang ayos. Ang Diyos ang arranger. Siya yung nag-arrange. At itong arrangement ng Panginoon, ito yung ating hahanapin. Ito yung sinasabi niya, muna. Binigyan tayo ng ano ba yung ililista natin sa ating mga priority. Ano yung unang-una? Dahil kapag nakita natin dyan, yun po yung gusto ng Diyos na hakbang ng mga buhay natin. Kaya, yan po yung pagbubulay-bulayan natin. Nakita nyo po yung kanina, mga retired. Nakita nyo po doon si Major Emma. Kasali na siya doon. Sa susunod pong taon, nandun na rin kami sa video na yon. At natutuwa ako sa mga retired kasi sila yung mga expert, mga veterano at veterana. Sila po yung mga taga na sa panahon. Kaya sila po ay dapat itaguyod natin. Dapat natin na suportahan sila dahil meron pang mga retired na sila po ay meron pa ring ministry at ang mga retired po ay hindi po sila na dapat natin suportahan. Dapat natin i-high regard sila. Ang alam ko ng mga matatanda, pag pinagtrabaho mo, malalaki sweldo niyan eh. Kaya dapat suportahan natin itong mga retired. Pag tumataas, di ba sila, di ba Sister Mary, nag-retired ka later na, di ba? Para mas mataas yung rate ng sweldo. Kaya kinikilala nila na sila ay dapat na suportahan at sila po ay mga treasure ng ating territory.
Kapag panahon po ng January, ay binibigyan ko ng pansin yung ating fundraising. Kapag ganito pong panahon, nasabi ko nung nakaraan, at eto na rin kapag meron tayong self-denial, meron tayong helping hand na nilaunch, meron tayong sinusuportahan natin ang mga retired officer, ito rin po yung muling encouragement sa bawat isa sa atin na tayo po ay magpatuloy na magsuporta sa ating mga gawain ng ating Panginoon. Meron po akong picture dito na ipakita mo. Yung kulay green po ay yan po yung pagsuporta natin sa pananalapi. Kapag ang mga soldiers ay natututo na silang magbigay o ang mga adherents natin ay naglalagay na sila sa kaban ng tipa, sa kaban ng yaman ng ating simbahan, at kapag lumalago po yung kaban ng yaman ng ating kwerpo o ng ating teritory, yung kita nyo po yung green na direksyon na papunta sa mga activity ng ating simbahan. Pumupunta po sa pagbabayad ng electricity, ng tubig, at kung meron tayong mga outreaches, magkakaroon tayo ng pamasahe, magkakaroon tayo ng pambayad ng krudo, pambayad ng gasolina, para maabot natin yung mga hindi pa naabot. Tapos yung mga workers natin, meron tayong naipapakain sa kanila para hindi sila magutom habang nagtatrabaho. At nadaragdagan tuloy ng mga soldiers dahil patuloy na gumagana ang kwerpo natin, patuloy na gumagana ang mga nagtatrabaho, patuloy na gumagana ang ating simbahan, at patuloy din na gumagana na meron tayong mga outreaches na humahayo tayo sa mga lugar na hindi pa nararating. At ang nangyayari tuloy dahil doon, nadadagdagan yung mga na-e-enroll nating soldiers, kinakausap ang mga maraming tao para makakilala sa Panginoon, nagtatrabaho ang Holy Spirit, at habang nagpapatuloy itong mga soldiers na ito, tumataas yung kanilang level, hindi lang level spiritually, ay dahil sa patuloy nating yung green na ating pinapagana, na patuloy nating yan yung cash flows na hindi natin binibigyan ng clog, hindi natin binibigyan ng bara, at patuloy na bumubuhos sa mga alulod ng ating simbahan itong cash flow. At pag ganun ang nangyayari, nakita nyo rin po yung ating Panginoon Diyos, yung green, mas marami niyang pinaparami. Mas dinadagdagan niya ng dinadagdagan ang cash na lumulutang sa ating simbahan. At sabi dito, kapag ganun ang nangyayari, mas nagmumultiply ang mga soldiers din. Nakita niyo yung araw na kulay yellow. Nagmumultiply din yung mga adherents dahil kumikilos ang God the Father, God the Holy Spirit, God the Son, at yung aro din doon sa box na nakikita natin ay kumikilos din ang Panginoong Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, ayusin natin yung arrangement, yung priority. Ano ba yung unang hakbang? Ang sabi dito sa 1 Kings 17:11, gusto nyo bang makaraos
sa panahon ng tagkiriwi? Gusto nyo bang malagpasan natin yung panahon ng pigaw? Naintindihan nyo ba yung pigaw? Ilonggo yun. Ito rin yung panahon ng tagtuyot. Gusto nyo ba na exempted tayo doon? Gusto nyo ba? Amen ba? At dahil dito sa 1 Kings 17:11, panahon niya ng pigaw, panahon niya ng tagkiriwi. Wala na silang makain. Pero nakaraos sila. Makita natin na si yung mga matatapat sa Diyos na propeta na si Eliseo ay meron siyang special delivery na galing sa Panginoon Diyos na nag-release ng ayuda para kay Eliseo. Nakita niyo po yon? Ang uwak nagdi-deliver ng hamburger kay Eliseo. Tapos, nagsasabi ang Diyos, pumunta ka doon sa bahay na ito at meron kang matatanggap na ayuda. Hindi po exempted. Na-prove na natin yan sa panahon ng COVID na akala natin magsasara ang mga business, yung mga restaurant nagsara at bumagsak ang ekonomiya. Ang akala natin ay bababa na ang income ng kwerpo at na napatunayan dito sa Mindoro na mas tumaas pa ang income ng mga taga Mindoro. Amen? Proven na po yan na kapag may tagkiriwi, makakaraos po tayo. Lalabas po tayo na more pa na pagpapala ang darating. Anong sinabi dyan sa 1 Kings 17:11? Nang siya'y yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, isinasamo ka sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. Sino to yung babae? Dalhan mo ako ng isang subong tinapay. Wala, hindi ko mabasa yung muna. Pero sa ibang translation, dalhan mo ako muna ng isang subong tinapay. Pero between the lines, kung maiintindihan natin, dalhan mo ako muna ng isang subong tinapay. Pinagtatawanan natin yung nay, tay, binaliktad na yung isda. Dahil yung kabila ng ginawa ng pastor doon sa isda ay kinain na yung kabila. Pero huwag natin pagtatawanan yun. Dahil si Eliseo, ginawa niya rin yan. Hindi lang isang side ng isda ang kinain niya. Dalawang side pa. Pero yun pala ang mangyayari na yun kapag ginawa muna natin na suportahan ang mga propeta, ang mga core officer, suportahan natin ang mga retired officers, suportahan natin kung sino yung nilagay ng Panginoon. Gusto nyo pang makaraos? Natandaan ko nung kasagsagan ng COVID sa Nasukob. Diba, darling? Isang sakong milon dinideliver sa bahay namin. Dahil hindi nila maibiyahe doon sa malayo yung mga milon, mga pakwan, dinideliver sa bahay namin. At yung kapitbahay namin, nagtataka kami bakit kami binibigyan ng tagpa 500 every week.
para daw kami may ma merong panggastos. At ito ay magandang gawain. At ito ay ginawa kay Eliseo at sabi niya, ano po ang nangyari? Then supernatural. Next mo nga. And then supernatural happened. Merong supernatural na nangyari. Hindi siya, hindi natural. Yung natural, average lang. Yung pag-provide ng Panginoon, hindi natural. Ito ay supernatural. Ang nangyari sa babae, sana mamamatay na sila. The next week or the next day, mamamatay na sila. Pero hindi sila namatay dahil yung provision na supernatural ay nangyari dito sa babae na ito. Alam niyo ba yung creative provisions? Palagi kong sinasabi yung term na creative provisions, na ang Panginoon ay maraming creative provisions. Yung creative provision, yung inaasahan mo yung sweldo mo every month, every quincenas, dumarating yan. Pero yung creative provisions, hindi galing doon sa regular na pumapasok na pagpapala ng Diyos sa iyo. Ito, ang tawag dito ay creative provisions. Mga hindi sweldo mo ang pinambili mo, pero merong dumating na pagpapala sa iyo. Ang tawag doon, creative provision. Itong aking necktie, hindi ito sweldo ko, binigay ito sa akin. Ganun ba? Ang Diyos, pararamihin niya yung creative provision sa atin. Ganyan po ang ekonomiya ng ating Panginoon. Ang paraan, ang style ng Panginoon, kung ano yung posible nating kayang gawin, yung natural na kaya nating gawin, yung ordinary na kaya nating gawin, isagad natin yung, itodo natin yung kayang gawin ng ating mga katawan, lahat ng potensyal, spend natin yung ating katawan, gawin natin yung kayang gawin ng natural natin, humakbang tayo, and then yung supernatural ay bahala na ang Diyos dun sa mga ganun. Gawin natin yung ordinary, and then extraordinary ang gagawin ng Diyos sa atin. Mapansin nyo, ganyan palagi. Yung mga tao, madali lang naman umupo, kayang-kayang gawin ng mga tao na umupo, umupo sila. And then, nung humakbang sila, merong extraordinary na nangyari sa kanilang mga na nakita nila na sobra-sobra pa sa 5,000 yung pagkain. At yung next na picture, ano po yung ginawa dito na kaya ng tao? Sabi ng ating Panginoong Jesus, igulong nyo ang bato. Yan ang pwede nyong gawin. Yan yung kaya nyong gawin. Inaasahan ko na kayang-kaya nyong gawin yan kasi ordinaryo lang yan na paggulong ng bato. Gagamitan nyo lang ng muscle. Mapapawisan kayo ng konti. Gawin nyo yan. Tapos yung hindi natin magawa, ang Diyos ang gagawa. Amen? Sana maniwala tayo. Sabi sa 3 John 1:2, mga minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa.
Nakita niyo po yan? Kapag gumiginhawa daw yung kaluluwa natin muna, kapag unang-unang nagaganap yung pagginhawa ng ating kaluluwa, ano yung next na mangyayari? Giginhawa ka, bubuti ang iyong katawan. Giginhawa ka, bubuti ang iyong katawan. Pero, ano yung munang first na magaganap? Sabi dito, gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kaya nakadepende yung pagbuti ng ating katawan, nakadepende rin ayon sa bersikulo na ito, kung ano ang kondisyon ng ating mga kaluluwa. Kamusta yung mga kaluluwa natin? Maginhawa ba yung mga kaluluwa natin? Kasi next, ano yung next na mangyayari sa atin? And then, prosperity. And then, prosperity. Gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kaya ang problemahin natin, major, paano ba pagiginhawa? Gusto kong maginhawa, maging prosperous yung kaluluwa ko. Ano ang gagawin ko para masabi na ako nga ay prosperous na kaluluwa? Nangyayari na ba ito sa aking buhay? Ang prosperous na kaluluwa ay napaka-simple lang. Masunurin. Na kaya ako napatawa ay dahil yung mister niya daw member ng Mason. Kaya sabi, ano yung ibig sabihin ng Mason? Masunurin. Kala ko yung magaling magpalitada, Mason tawag, di ba? O kaya member ng mga engineer, yung may mga ganon. Mason, Masonic. Pero ang sabi ng mister, masunurin ako sa misis ko. Kaya napakasimple lang ng prosperous na kaluluwa. Masunurin. Tanungin mo sa katabi mo, masunurin ka ba? Ang dami-daming mukha, huwag nating i-zero in ang mukha ng prosperity sa pera lang. Maraming expression ang prosperity. Maraming form of prosperity. Million-million ang paraan ng Diyos para i-prosper niya tayo. Huwag tayong maging katulad sa mga prosperity gospel. Hindi ako pumupunta doon. Ipo-prosper niya ang ating buhay. At maraming paraan yan. Ipo-prosper niya tayo. Amen? Nakakatapos school. Oh, prosperous ka. Masipag mag-aral yung anak mo, prosperous ka. Wala kang alagang panabong sa bahay mo, prosperous ka. O kapag may patay, hindi ka ba nagpapasugal dun sa paligid mo, prosperous ka. Maraming paraan para i-prosper tayo ng Panginoon. Nagliliparan ba yung mga pinggan sa iyong bahay dahil nag-aaway kayo ni Mrs.? Hindi prosperous yun. Merong tawanan, merong kwentuhan, prosperous ka. Nakaka-relax ka ba? Prosperous ka. Marami. At napansin ko rin
na kapag prosperous yung kaluluwa natin, itong example na prosperous, sa observation ko sa mga simbahan na napuntahan ko, merong pag nagpapatayo sila ng simbahan, meron silang bayanihan spirit. Yung mga members, nagkakaisa sila na maglalabas sila ng pera sa mga bulsa nila para maitayo yung simbahan. Yung mga ganyang simbahan ay pinoprosper ng Panginoon. Sana nag-contribute tayo dito sa ating simbahan para sa atin mapunta yung prosperity. Tayo yung nag-contribute para makabili ng lupa, baka yung mga dati nating soldier dito. Tayo yung nag-contribute, meron tayong counterpart na binigay para maitayo ang building na ito. At yung mga merong bayanihan spirit ay bine-bless sila ng Panginoon. Ayon po sa mga karanasan na na-obserba namin sa mga simbahan. At minsan, kapag may pagsubok na dumating sa atin, ito rin ay blessing. Merong kanta dito na, "We pray for blessing, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray," hindi pa tayo kakanta, Joe. Hindi natin kayang kantahin to. "We pray for healing, we pray for prosperity, we pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear its spoken need, yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessing come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you are near? And what if trials of this life are your mercies in disguise?" Blessing pa rin yun, prosperity pa rin yun. Kapag may dumarating sa atin na mga may nagtatanong tayo at yung mga tanong sa buhay natin walang nakakasagot, at kahit pumunta tayo sa nanay natin, kahit sino ang punta natin, hindi masasagot yung tanong natin. Pero hindi natin alam ng mga ganung sitwasyon, ito ay blessing na naka-disguise. "We pray for wisdom, your voice to hear, and we cry in anger when we cannot feel your near. We doubt your goodness, we doubt your love." Nagdududa tayo sa kanyang pagmamahal, nagdududa tayo sa kanyang kabutihan. "As if every promise from your word is not enough, and all the while you hear its desperate plea, and long that we'd have faith to believe, 'cause," bigla na lang, "what if your blessing come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise?" Kaya pala, para mas lalo nating maramdaman na ang lapit-lapit pala ng Diyos sa atin. It is a mercy in disguise. When friends betray us, and when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessing comes through raindrops, your healing comes through tears, and what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world
can satisfy. Amen. And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights are your mercies in disguise? Kaya doon tayo mayaman. Amen. Yumayaman tayo kapag mga trials ang nangyayari sa atin dahil nagkakaroon pa tayo ng more craving sa Kanya. Amen. Kakantayin sana ni Joel, pero hindi natin kaya. Last po, ito po yung last na muna. Sabi sa 2 Corinthians 8:5, at ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Ano yung muna? Ano yung number one sa priority natin? Ibigay muna natin ang ating sarili. Bigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Sino to? Mga taga Macedonian yan. Kilala sila sa kahirapan. Pero naging sikat din ang mga taga Macedonia dahil bukas yung bulsa nila sa pagbibigay. Ang mga taga Macedonia. Tapos ba't ganun ang mga taga Macedonia? Bakit ganun sila? Bakit parang pangmayaman kung magbigay sila? Pobre nga sila, pero yung paraan ng generosity nila ay pangmayaman. Kasi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Ang ating simbahan, walang problema doon sa mga nagbibigay ng buong-buo ng kanilang sarili. Generosity. Ang gauge, ang indication na generous tayo or committed tayo sa Panginoon, ay binigay muna natin ang ating sarili. Ibigay natin yung ating sarili sa Panginoon. Huwag tayong maging reserved sa Panginoon. Gusto ko lumalago tayo sa ating Christian life. Gusto ko sa paglago ng ating Christian life, gusto ko nang mag-officer. Yun po ang aming trophy na kapag merong gustong mag-officer, lumalago sila sa kanilang spiritual life. Bakit hindi? Diba? Dahil maging champion tayo sa, kaya binabalik ko yung pag-ano natin sa Biblia. Hindi po biro na magpa-quiz tayo, magpa-Bible drill tayo, magpa-memorize tayo ng Biblia. Gusto ko kasing ibalik ang Biblia sa ating pong mga buhay. Nakakalungkot po kapag hindi nyo makita yung isang bersikulo na pinapahanap ko. Dahil siyempre, hindi ka at home. Saan ba yung bagong tipan? Dito ba sa kaliwa? Sa kanan ba? Sa kaliwa? Isa pong dagok sa amin. Ibig sabihin, hindi ka nagtuturo ng Bible. Kapag ganon. Maging champion po tayo sa lahat ng bagay, lalo na sa Bible. Si Martin Luther King, meron siyang sinabi, I have a dream. Alam niyo ba yon? That one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Yun yung sinabi ni ano. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slaves owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color or the skin or their skin, but by the content of their character. At si Jarl Wallstrom, kinuha niya to. Yung ating former general noon, sabi niya, I have a dream na every soldier will carry a Bible. I have a dream that every soldier will sit down in studying their Bible. Yan ang dream ni General. I hope na ito rin ang itong dream na ito ni General ay mangyari sa atin. Tumayo po tayong lahat. Waitin at sige first. Thank you, Joel. Ito po si Joel, isa sa mukha ng pagpapala ng San Jose Cor. Na Panginoon, bigyan mo po kami magaling ang boses. Panginoon, bigyan mo po kami ng mga magaling sa musician at isa sa mga prosperity na pwede niyang ibigay sa atin. Ay yung bata natin ay nagkakaroon ng gift na galing sa Diyos at lalagpasan pa nila si Joel. Amen ba? Amen. That is our dream. Sige mo siguro, seek ye first kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Panginoon, ang aggressiveness namin ay to seek first your kingdom. Unahin ang pinakamuna sa aming buhay ay
saliksikin ang iyong kaharian, saliksikin ang iyong katwiran. Habulin namin, ito ang nagpapagalaw ng aming buhay. Seek ye first. You're seeking first your kingdom. Hindi na namin iisipin yung mga pangangailangan because you will add all these things unto us. Ano man yun, Panginoon, ia-add mo, imumultiply mo pa ang iyong mga blessing ayon sa Timothy, ang mga pagpapala mo sa amin pong mga buhay. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. God bless everyone.